Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kapag kilala mo ang isang tao, madali mo lang mahalata kung may pagbabago. Kapag kilala mo na ang isang tao, hindi pwedeng hindi mo mapuna kung meron siyang tinatago. Ikaw ka, barangay. Nakaramdam ka na ba na parang may nagbago sa kanya? Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Liza, 26 years old. May nakarelasyon ako na itago na lang din natin sa pangalang Simon. Mas matanda ng 20 years sa akin si Simon at siya na rin ang tumayong ama sa aking anak na si Mimi. Noong isinilang ko si Mimi, inako na niya ang responsibilidad sa pagiging ama kahit hindi naman niya ito anak. Dahil doon, Mama Mia, ay napamahal ako sa kanya ng todo. Maraming magagandang katangian si Simon. Naging mabait siya, mapagmahal, at sobrang sweet sa akin. Nasabi ko noon sa sarili ko, Mama Mia, na tila ba nahanap ko na sa kanya ang lahat ng katangian ng isang lalaki na hinahanap ng maraming babae. Pero Mama Mia, lahat pala ay pwedeng magbago sa isang iglap lang. Halos 10 taon na rin naman kaming magkarelasyon noon ni Simon. Kaya normal lang naman siguro na makaramdam ako ng pagbabago kapag may ipinapakita siyang iba, hindi ba? Naramdaman ko nga na parang nag-iba siya, Mama Mia. Naramdaman ko na nanlalamig na siya sa akin. Naramdaman ko na para bang hindi na siya yung dating Simon na nakasama ko sa loob ng halos 10 taon. Aminado akong nasaktan ako pero kinimkim ko yun dahil hindi pa ako sigurado kung praning lang ba ako o talagang nagbago na ang pakikitungo sa akin ng lalaking mahal ko. Malapit na palang anniversary natin. Ah, oo nga. May mga plano ka ba para sa anniversary natin tulad nung dati? Wala eh. Alam mo naman pandemya ngayon. Hindi rin man tayo makakalabas. Eh, pwede namang i-celebrate natin dito sa bahay. Kahit ano, basta kasama kita. Okay na sa akin yun. Alam mo naman pandemya. Marami ang nagugutom ngayon. Nakakahiya na habang nag-aaksaya tayo ng pera, eh maraming walang makain. Eh bakit parang kasalanan natin kung medyo nakakaluwag tayo ng konti? Bakit parang wala kang pakialam sa ibang tao? Hindi naman sa walang pakialam, pero hindi naman natin kasalanan kung sakaling meron tayo. Ang sa akin lang naman kasi... Basta, wag na lang mag-celebrate. Marami na rin naman tayo celebration nun. Makontento ka na sana dun. Oras na rin para magtipid ngayon. Eh kahit nga hindi masyadong bongga, di ba? Ang importante, makapag-celebrate lang. Kahit simpleng ulam, tapos may pakandila, o kaya naman kahit na pumitas ka lang ng bulaklak dyan. Tuturuan mo pa ako magnako ng bulaklak? Alam mo naman bawal yun, di ba? Eh di bumili kahit isang tangkay lang ng rosas. Wala pa naman sigurong 20 ang isa kahit yung palanta na ayos na ako doon. Yun na nga eh. Alam mo namang malalanta din yung bulaklak, pero gusto mo pa rin. Hindi ka na lang maging praktikal. O edi kahit ulam na lang at kandila, practical din naman ang kandila. Magagamit natin kapag brown out o pangbugaw ng langaw. Alam mo, masyado ka na namang nangungulit eh. Alam mong ayaw na ayaw ko yan. Dati naman, sabi mo, ayos lang sa'yo kahit maging makulit ako.
Tapos ngayon? Alam mo naman kasi pagod ako galing sa trabaho. Tapos hihirita mo ako ng kung ano-ano. O edi, sorry. Gusto ko lang naman maging special ang anniversary natin eh. Yun lang naman. Dati naman ikaw pa itong nangunguna lagi sa pagpaplano tapos ngayon. Isa naman. Anong Isa? Anong tawagan natin? Pagod ka lang, nakalimot ka na kagad. Pwede bang huwag muna ako simulan sa ganyan? Pagod ako. Mahina pa ang kita. Okay, sorry na nga. Pero Han, baka naman pwedeng mag-celebrate tayo kahit isang simpleng hapunan lang. Kahit wala ng kandila. Basta andito ka lang at makakasalo ka namin ni Mimi. Okay na yun sa akin. Pwede ko naman gamitin yung pulang tela dyan para cover ng mesa natin. Para mukhang nasa social na resto pa rin. Please? Huwag na nga sabi. Ayoko mag-abala ka. Saka sa 14 meron akong gagawin sa trabaho. Kaya malabo makauwi ako bago maggabi. 16 kasi yung anniversary natin. Ang ibig ko sabihin sa 16, nagkamali lang ako. Dala siguro ng pagod tapos yung pangungulit mo. Ay. O sige, hinanda ko na yung tuwalya mo para makaligo ka na. Hintay mo na lang yung pinainit kong tubig, malapit na naman yun kumulo. O sige, salamat. Mama Mia, hindi ko na lang pinaramdam na nasaktan ako sa ginawang pagkontra niya sa lahat ng plano ko para sa aming anniversary. Mas lalo pa nga akong nasaktan nang makalimutan niya ang mismong araw ng anniversary namin. Sumama ang loob ko sa kanya pero hindi ko na lang yun sinabi dahil baka mas lalo lang kaming mag-away. At mas lalo lang itong manlamig sa akin. Pinakalma ko na lang ang sarili ko at pinaniwala na baka nga pagod lang siya sa trabaho. O baka dala ng pandemya ang panlalamig niya. Baka may mga anxiety lang siya na nararamdaman dahil sa sitwasyon ng buong mundo. Iniisip ko na rin na baka nga kasi masyado lang talaga akong makulit, kaya napuno na siya sa akin. Kahit na tinanggihan ni Simone ang planong selebrasyon ko para sa aming anniversary, ay naghanda pa rin ako, Mama Mia. Konting pagkain lang naman na hindi naman umabot ng 200 piso. Hinanda ko na rin ang mga palamuti na nabili ko sa sale sa isang online shop. Natuwa nga ako na binili ko yun dahil sale at free shipping pa. Inabot ako marahil ng halos 500 piso sa lahat ng naging gastos ko noon para sa surprise anniversary dinner namin ni Simone. Inagahan ko na nga rin ang selebrasyon dahil ang sabi niya ay hindi siya pwede noon sa 16, kaya ginawa ko na lang sa 15. Asa si Mimi? Nakatulog na kanina pa. Nagluto pala ako ng paborito mong sinigang na bangus. Pasensya na, konti lang ha. Kinuha ko kasi yung pinakamaliit na bangus na meron sa palengke kanina. Saan ka kumuha nito mga abubot dito sa mesa? Binili ko yan sa online shop. Nakasale kasi. Free shipping pa. O diba, saan ka pa? Wais na misis to. Bakit? Pagkatapos ba natin mag-celebrate ang anniversary, magagamit pa natin yung mga abubot na yan? Itatambak mo na naman yan kung saan-saan. Ang sikip na ng bahay natin tapos nagdagdag ka pa ng kalat. Pwede pa yung magamit sa next na anniversary natin. O kaya kung sakali, pang dekorasyon na lang dito sa bahay. Dekorasyon? Eh tingnan mo nga itsura, pang biraw sa mga nabili mo. Grabe ka naman, Han. Kapag yan naayos dito sa bahay, magmumukhang sosyal yan. Pamamahayan lang yan na alikabok at mga insekto. Hindi ka na naman nag-isip. Maging practical ka nga, Isa. Yan ka na naman sa first name basis mo eh. Han ang tawag mo sa akin. Di naman ganun kamahal yung ginastos ko dyan eh. Pero gumastos ka pa rin.
Alam mo bang hindi naman ako lumagpas ng 500 pesos dyan? Mula pagkain hanggang sa palamuti sa lamesa, sinigurado kong hindi lalagpas ng 500 pesos. Kumpara sa mga nagastos natin dati sa mga anniversary natin, ito na yung pinakamura. Iba kasi yung dati, iba ngayon. Oo nga eh, ibang-iba na ngayon. Oo, ibang-iba talaga dahil dati sagana pa tayo sa pera. Pero ngayon may pandemya. Ay, alam mo naman na siguro ang gusto kong puntuhin. Di naman tayo masyadong naghihikahos. Ano ba naman yung maglabas lang ng konting pera para naman magpasalamat dahil inabot na tayo ng ganito katagal na magkasama? Hanggat maaari, huwag tayo labas ng labas ang pera. O sige nga, sabi mo sa akin, kaninong pera yung pinambili mo dyan? Sa'yo. Galing dun sa tinipid kong budget natin this month. Tignan mo! Tinipid mo ba tayo para lang dito sa di practical na celebration na to? Hindi naman ganun kalaki ang ginastos ko. Di ba nga halos 500... Keso 200 o 100, gastos pa rin yun. Ako nagpapakahirap pagtrabahoan yun at hindi ikaw. Kung meron lang sana akong trabaho ngayon, edi sana ako na yung gagastos para di mo maramdamang sayang yung nagastos ko dito. Yun nga eh, wala kang trabaho. Baka lang nakakalimutan mo. Ikaw ang nagpatigil sa akin magtrabaho dahil gusto mo maging hands-on ako dito sa bahay. Gusto mo na mas may oras akong asikasuhin ka kaysa asikasuhin ang iba. Oh, ginusto mo rin naman huwag magtrabaho, hindi ba? Sige na, okay na. Okay na. Oh, sige na, hihipan ko na tong kandila. Wag na lang tayong magtalo. Kainin mo na lang yung hinanda ko. Huwag ka nang magalit dyan sa mga palamuti sa mesa. Hayaan mo at bukas na bukas din, ibibenta ko yan para maibalik ko sa iyo yung nagastos ko. Mabuti naman at umandar na yung kokote mo. Ipaghain mo na ako. Kakain ako pagkatapos ko maligo. Di mo man lang ako babatiin ng happy anniversary? Kala ko ba 16 ang anniversary natin? 15 pa lang ngayon. Ang sama ng loob habang nililinis ko ang pinagkainan ni Simon. Nauna na siyang natulog habang ako ay gising na gising pa at pilit inaaliw ang aking sarili. Nasaktan ako na binaliwala nito ang ginawa kong effort para kahit papaano ay ma-celebrate naman namin ang aming anniversary. Hindi ko siya tinabihan sa kama Mama Mia at pinili kong matulog sa sala para maramdaman niyang masama ang loob ko. Pero kinabukasan, parang wala lang nangyari. Pinaalala lang niya sa akin na kailangan kong maibenta agad ang mga binili kong abubot para magamit niyang pambili ng deodorant at pang-shave. Mama Mia, hindi ganito si Simon sa akin dati. Noong bago-bago pa lang kami, madalas ay siya pang may plano sa aming anniversary at monthsary. Para akong prinsesa noon na inaasikaso niya kahit walang okasyon. Naiintindihan ko naman na may pandemya at hindi pwedeng magawa yung mga ginagawa namin dati. Pero sana man lang, kahit isang pirasong candy, imabigyan niya ako bilang parte ng anniversary namin. Pero wala siyang naging effort ni konti, Mama Mia. Di ko naman hiniling sa kanya na gumastos. Pero sana, maiparamdam lang niya sa akin na mahalaga pa rin ako sa kanya. Na mahal pa rin niya ako. Bukod sa akin, naramdaman ko rin ang pagbabago ni Simon sa aking anak na si Mimi. Dati ay sobrang close nilang dalawa. Madalas nga na mas pinapaboran noon ni Mimi si Simon kaysa sa akin. Tinuring na ng anak kong ama niya na totoo si Simon mula nung lumaki ito at nagkautak. Naramdaman ko namang minahal naman talaga ni Simon si Mimi, Mama Mia. Madalas nga itong pinopost sa kanyang Facebook dati at sinasabi niya kung gaano niya ito kamahal. Nagbago nga lang ang lahat nitong mga nakaraan at madalas mainit na ang ulo nito kay Mimi. Alam ko noon na naramdaman na ni Mimi ang pagbabago sa kanya ng kanyang ama-amahan. Pero pinakita naman itong hindi siya gaano apektado, Mama Mia.
Dati alam niyo ba na laging magka-bonding ang mga yan? Pero nagbago bigla ang lahat. Hindi na nga pinapansin noon ni Simon si Mimi kahit nga habang kumakain kami. Napansin kong hindi na rin ito kinukumusta ang anak ko at para na lang itong halaman sa paligid na dinadaan ang daanan na lang niya. Mainit palagi ang ulo nito sa aking anak sa mga simpleng pagkakamali na nagagawa ni Mimi. Mimi! Kanina pa kita sinasaway dyan! Hindi ka talaga marunong makinig! Nag-o-online class po ako, Papa eh! Di ba sinabi ko naman sa'yo na hinaamoy ang boses mo? Hindi ko po alam na napapalakas po yung boses ko kasi naka-earphones po ako. Eh di huwag mong gamitin yung leching earphones na yan! Alam mong nanonood ako ng TV! Istorbo ka! Naka-loudspeaker na po ako kanina pero pinagalitan nyo rin ako tsaka sinabi nyo na naiirita kayo sa mga boses ng mga kaklase teacher ko. Sumasagot ka pa talaga? Porke lumalaki ka na, akala mo mas malaki na yung utak mo kaysa sa akin. Hindi ko naman po kasi alam kung ano yung gusto nyong gawin ko eh. Gumawa ka ng paraan para hindi na i-istorbo ang panonood ko. Doon ka sa kwarto mo mag-online class. Hindi po sagap ang internet sa kwarto, Pa. Alam po yun ni Mama kaya pinalipat niya ako dito sa sala. Wala akong pakialam. Ayoko na naiingayan. Minsan na nga lang ako nandito sa bahay. Tapos puro bunganga mo pang naririnig ko. Lechig boy ito! Mas importante naman po ang pag-aaral ko kaysa sa panonood niyo ng basketball. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Sumasagot ka na? Ha? Aray! Sorry po! Sorry po, Papa! Huwag ka makasagot-sagot sa akin! Tandaan mo lahat ng hawak, suot at ginagamit mo ngayon dahil sa pagtatrabaho ko! Aray! Aray! Simon! Simon! Ano ba nangyayari dito? Mama, si Papa po! Sige, magsubong kang lechig bata ka! Ano bang nangyari dito, Mimi? Pinagsabihan ko huwag masyado maingay at nanonood ako eh. Totoo ba yun, anak? Magdududaan mo pa ako? Ako pa nagsasabi ng mali dito? May online class po kasi kami, Mama. Hindi ko po alam na napapalakas na po yung boses ko kasi po naka-earphones po ako eh. Ilang beses kong sinabi na gumawa ng paraan para hindi maingay yung bibig. Akala mo naman kung tama ang mga sinasagot sa klase niya. Ang bobobo naman ang mga sagot. Di mo ba kayang hinaan ang boses mo? Alam mo namang nanonood ang papa mo eh. Hindi po eh. Hindi ko po alam kung paano kasi baka po hindi marinig ng teacher ko yung sagot ko eh. Bobo ka talaga bata ka. Imposible di marinig. Gumagawa ka lang ng rason dyan eh. Oo nga anak. Maganda naman ang cellphone mo na binili ng papa mo. Mukhang kakayanin naman kahit di ganun kalakas ang boses mo. Sinubukan ko na po kahapon pero napagalitan na ako ni teacher ko. Sabi niya hindi raw niya po ako marinig. Parehas kayo ng teacher mo! Pulpul! Subukan mo na lang sa kwarto, ha? Ma, mahina po ang sagap ng internet dun eh. Wala akong pakialam kung mahina! Magtiis ka! Akala mo kung ikaw itong nagbabayad ng internet? Napaka-arte mo! Sige na. Pumasok ka na muna sa kwarto mo. Kapag tapos na ang break mo, tawagin mo ko at kakausapin ko ang teacher mo. Sasabihin ko may problema tayo sa internet. Eh, pero ma, wala nang pero! Sumunod ka na lang! Mama Mia, hindi ko naman sinadyang pagtaasan ng boses ang anak ko. Sinigawan ko na lang si Mimi at pinakitang galit ako para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Alam ko kasi noon na kapag naramdaman ni Simon na parang kinukontra ko siya, ay mas lalo lang siyang magagalit. Ilang beses ko nang naaabutang nag-aaway sina Simon at Mimi kahit sa mga simpleng bagay lang. Nalungkot ako, Mama Mia, dahil hindi ko man lang magawang ipagtanggol ang anak ko. Masyado akong takot noon kay Simon na kapag hindi ko siya kinampihan, baka mas lalong lumayo ang loob niya sa akin. Pinagsabihan ko si Mimi sa nangyaring gulong yun.
Nasa kwarto niya kami at katatapos lang noon ang kanyang online class. Pinuntahan ko saglit si Simon at nakita kong nakatulog na ito sa sala. Kaya naman naisip ko na ito na ang tamang oras para kausapin ko ang anak ko. Matamlay si Mimi at naramdaman kong nalulungkot nga siya sa mga nangyayari. Sinubukan ko siyang pagsabihan tungkol sa gulong nangyari para hindi na yun maulit pa. Mama Mia, nahirapan akong mag-explain sa kanya dahil kahit bali-balik ta rin, nasa tama naman talaga ang anak ko. Ilang beses ka na naman palang pinagsabihan ng papa mo eh. Mali po ba ako, Mama? Mali na sinagot-sagot mo pa siya kanina. Nakakahiya. Alam mo namang bihira na lang kung nandito siya para magpahinga. Alam mo namang puro trabaho si Papa, di ba? Pero nag-online class kasi ako, Ma. Kailangan ko mag-participate sa klase. Pwede namang timplahin ang boses para di ganun kalakas at para di na rin nakakaistorbo. Sinabi ko naman po sa inyo kanina na sinubukan ko na yon pero hindi po ako marinig ng teacher ko. Yan, yan ang sinasabi ng papa mo eh. Ang galing mo nang sumagot. Kaya ka pinapagalitan eh. Kahit ako, magagalit sa asta mong yan. Tinanong niyo lang naman po ako, Ma. Sumagot lang naman po ako. Bakit po parang mali po yun? Ang pabalang kasi ng pagsagot mo. Hindi po pabalang ang pagsagot ko, Ma. Sinasagot ko lang po talaga yung mga tanong niyo. Kahit na, kapag pinapagalitan at sinasaway ka namin ng papa mo, huwag ka nalang sumagot. Umuo ka nalang para maramdaman namin na may respeto ka pa rin sa amin. Nire-respeto ko naman po kayo. Dinedepensahan ko lang po ang sarili ko. Pwes, mali ang pagdepensa mo. Sa susunod, Mimi, ayoko nang makakarinig ng pagsagot mo ng ganyan, ha? Lalo na sa papa mo. Sa susunod talaga hahayaan na kitang mapalo ng papa mo. Sorry po, Ma. Hindi na po mauulit. Mabuti naman. Ay, ipapaayos ko ang internet kapag may extra ang papa mo. Baka magawan pa ng paraan na makaabot ng maayos sa kwarto mo para di ka na nakakaistorbo sa pahinga ng papa mo. Opo, Ma. Salamat po. Magligpit ka na rin dito sa kwarto mo at puro kalat. Mamaya makita to ng papa mo, mapagalitan ka na naman. Ma? Ano yun? Mahal pa rin po ba ako ni Papa? Bakit mo naman natanong yan? Siyempre, oo. Eh kasi po, napapansin ko lagi pong mainit ang ulo niya sa akin eh. Pagod lang siya sa trabaho, kaya ganyan. Hindi na nga rin po niya ako pinopost sa Facebook eh. Parehas lang naman tayo, pero busy kasi talaga siya eh. Di na nga yata siya nagpa-Facebook ngayon kasi puro siya trabaho. Lagi po siyang online sa Facebook, nakikita ko po. Huwag kang nakikialam sa Facebook ng papa mo, ha? Mas lalo mag-iinit ang ulo nun. Alam mong ayaw niyang may nakikialam sa mga personal niyang gamit. Kahit po yung pansinin o kumustahin niya ako, hindi rin po niya ginagawa, Ma. Kahit nakikita niya ako, hindi niya ako kinakausap. Eh anong tawag mo sa ginawa niya sa'yo kanina? Di ka ba niya kinausap nun? Masyado kang nag-iisip dyan eh. Kakausapin niya lang po ako pag pagagalitan. Hindi na tulad ng dati na lagi niya akong kinakausap tsaka kinukwentuhan. Ay, kasi nga... Busy sa trabaho. Alam mo naman pala eh. Para kasi hindi na siya katulad ng dati, Ma. Baka hindi na niya ako mahal, Ma. Huwag mo ngang isipin yan. Papa mo yun. Imposibleng di ka niya mahalin. Eh hindi naman po siya ang totoong papa ko eh. Kaya pwede po bang bawiin niya yung pagmamahal niya sa akin? Hindi ako nakasagot sa huling tanong ni Mimi. Naitanong ko na rin sa sarili ko kung pwede kayang bawiin ang pagmamahal na binigay sa'yo dati. Mama Mia, inakala kong ako lang ang nakakapansin ng pagbabago ni Simon. Pero kahit pala ang anak kong si Mimi ay ganun din ang nararamdaman. Alam ko naman na hindi obligasyon ni Simon na mahalin si Mimi dahil una sa lahat ay hindi naman niya ito anak.
Una pa lang ay sinabi ko na kay Mimi na hindi niya totoong papa si Simon. At natanggap naman niya yun. Kahit naman ganun, Mama Mia, eh minahal naman siya noon ni Simon. Kaya nakontento ang anak ko na tawagin siyang papa kahit hindi niya ito totoong ama. Akala ko, Mama Mia, kailanman ay hindi magbabago ang pagmamahal ni Simon sa aming mag-ina. Akala ko tanggap niya ang lahat-lahat sa aking nakaraan kasi alam naman niya ang lahat. Sa katunayan, siya pa ang tumulong sa akin noon para malagpasan ko ang pinagdadaanan ko. Ang totoo kasi niyan, Mama Mia, ay nabuntis ako ng pamangkin ni Simon at hindi niya ako pinanagutan. Nakilala ko si Simon noong tinulungan niya ako para hanapin ang pamangkin niyang nakabuntis sa akin. Nahanap naman namin ang ama ni Mimi pero talagang ayaw niyang panindigan ang pinagbubuntis ko. Mula noon ay si Simon na yung parang kaibigan ko na sumasaklolo sa akin tuwing kailangan ko ng tulong sa aking pagbubuntis. Nung tumagal, nagkahulugan na kami ng loob at nung nanganak na ako, ay nagpa siya si Simon na akuin na ang anak ko bilang sa kanya na rin. Natuwa ako, Mama Mia, at pinangako ko sa sarili ko na mamahalin ko habang buhay si Simon. Dahil sa pinakita niyang kabutihan sa amin, lalo na habang lumalaki ang aking anak. Mama Mia, inakala ko talaga na iba siya sa lahat ng mga lalaki. Pero nitong nakaraan lang ay naramdaman kong baka magaya na siya sa iba. Na mabuti lang sa umpisa. Mama Mia, baka iwan kami ni Simon. Natatakot ako na mangyari yun dahil mahal na mahal ko na siya. Mama Mia, lumala nang lumala noon ang relasyon ng aming pamilya. Napansin ko rin na halos bihira nang umuwi sa amin si Simon at ang rason niya ay nasa trabaho lang naman siya. Inalam ko sa mga katrabaho niya kung totoo ba. At totoong dun siya natutulog sa trabaho. Nasaktan ako habang iniisip na baka ayaw na talaga makita ni Simon at makasama ako at si Mimi. Kaya mas pinili na lang niya na mamalagi dun sa trabaho. Tiniis ko ang sobrang panlalamig ni Simon sa akin, Mama Mia. Hindi ako umimik noon kahit ramdam ko na para ba akong sasabog. At nung hindi ko na kinaya, sinubukan ko na siyang kausapin. Pinaghandaan ko lahat ng mga sasabihin ko sa kanya, Mama Mia. Nilista ko lahat ng pwede kong itanong sa kanya. Ilang araw ko rin yung pinag-isipang mabuti kung itutuloy ko ba o wag na. Natatakot kasi ako na baka kapag sinimulan ko siyang kausapin, ay mas lalo lang siyang magalit at lumayo sa akin. Tinatagan ko ang loob ko, Mama Mia, at nung umuwi na siya sa bahay, ay hinarap ko na siya. Grabe talaga ang kaba ng dibdib ko noon. Hindi ko alam kung magiging maayos ang usapan namin o baka mapunta lang ito sa malaking away. Pwede ka bang makausap, Han? Kung tungkol sa sahod dyan, bukas na lang. Ayoko magkwenta ngayon. Eh hindi. Hindi tungkol sa sahod. Tungkol saan na naman? Kay Mimi. Sabi naman sa'yo, masyado na matigas ang ulo ng anak mong yan eh. Iuwi mo na lang sa probinsya nyo para alagaan ang lola niya at huwag dito. Wala namang problema kay Mimi. Eh ano nga? Tungkol sa atin. Oh, ano meron sa atin? Huwag mo sabihin gusto mo ikama kita ngayon, ha? Pagod ako. Marami akong ginawa sa trabaho. Eh, hindi naman yun. Maupo ka muna. Pagpasensyahan mo na kung marami akong itatanong sa'yo. Ano ba naman, Isa? Hindi ba pwedeng bukas na lang yan?
Eh, hindi ko na kasi kaya tong ipagpabukas. Kailangan ko na sana ng mga sagot mo ngayon. Ay, pambihira naman. Oh, ano na nga? Ayos lang ba tayo? Oo, bakit na naman? Huwag ka namang magalit sana. Kasi napapansin ko parang lumalayo na yung loob mo sa akin. Sa amin ni Mimi. Kung ano-ano iniisip mo, Isa. Alam mo naman puro lang ako trabaho, hindi ba? Kahit naman dati, puro ka na trabaho, pero hindi naman iba ang trato mo sa amin. Eh, anong gusto mo itrato ko pa sa inyo? Gawin kayong reyna at prinsesa? Eh, di ba ganun na nga nangyayari ngayon? Ginagawa niyo akong alipin para mabuhay kayo na maayos eh. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil ginagawa mong komportable ang buhay naming mag-ina. Yun naman pala eh. Tapos magdedemand ka pa. Eh, kasi napansin ko lang naman na parang may nagbago sa atin. Parang nag-iba ka. Eh, hindi ka nakatulad ng dati. Pambihira yung utak mo, Isa. Nagawa mo pa mag-isip ng ganyan. Alam mo, nasa trabaho lang ako lagi. Wala na nga akong halos ginawa kundi kumahit para sa inyo. Wala na rin akong mapinupuntahan kundi trabaho at dito. Alam ko naman yun. Alam kong puro ka trabaho. Pero kasi nagiging malamig ka na sa akin. Malamig? Guri-guri mo lang yun. Nararamdaman ko, Simon. Ramdam na ramdam ko. Di ka nakatulad ng dati. Marami nang nagbago sa'yo. Nakakalimutan mo na ang anniversary natin. Di mo na ako niyayakap sa gabi o kahit hinahalikan man lang bago ka umalis. Bihira mo na akong kausapin. Pati si Mimi nakahalata na rin. Kapapanood mo yun ang K-drama eh. Hindi lang dahil doon. Alam kong nagbago ka na. Huwag mo nang itanggi. Ano bang problema? Sabihin mo. Sabihin mo na sa akin at aayusin ko. Wala nga problema. Ganun pa rin tayo. Okay pa rin. Masyado ka lang nag-iisip dyan. Praning ka masyado. Hindi eh. Ramdam ko. Asawa mo ko. Matagal na tayong nagsasama kaya alam ko kung may pagbabago sa'yo kahit konti lang. Alam mo, ngayon na nga lang ako uuwi. Tapos rarating mo pa ako ng mga pagdududa mong ganyan. Mabuti pa, alam mo? Mabuti pa, umalis na lang ulit ako. Doon na lang ako sa trabaho matutulog. Sige, takasan mo tong problema natin. Wala akong dapat takasan dahil wala naman talaga tayong problema. Baka ikaw ang problema. Nababaliw ka na, kaya ganyan ka na lang mag-isip. Okay, alam ko na ang sagot. Maghiwalay na lang tayo, Simon. Pagod na ako. Hindi ko na kaya to. O sige, mabuti pa nga. Nagulat ako na pumayag agad si Simon na maghiwalay kami, Mama Mia. Inakala kong pipigilan niya ako dahil mahal niya ako. Pero hindi yun nangyari. Naiyak ako nang nag-empake na ako at umalis nang walang paalam. Hiniwalayin ko siya dahil gusto ko talagang makipaghiwalay. Dahil hindi ko na nararamdaman, Mama Mia, na mahal pa niya ako. Pero ang totoo talagang dahilan kung bakit ko siya hiniwalayan ay para matauhan siya sa mga nangyayari. Gusto kong pigilan niya ako, Mama Mia. Gusto ko lang naman noon na ma-realize niya na may mali kaya ako nakikipaghiwalay. Pero nasaktan ako nang agad siyang pumayag sa pakikipaghiwalay ko. Samantalang dati, lagi niyang sinasabi na ayaw niyang mawala ako sa buhay niya. Mama Mia, sinubukan kong kayanin ang buhay nang wala si Simon. Hindi siya nagparamdam sa akin, pero nakabalita ako sa mga ka-work niya at sinabing doon na raw ito nagsistay sa work. Pinigilan ko ang sarili kong kumustahin siya kahit sobrang miss na miss ko na siya. Panay lang ang iyak ko noon dahil nasanay ako na kasama ko siya sa halos 10 taon. Nung hindi ko na talaga kinaya ang sakit ay binabaan ko na ang pride ko para sana makipagbalikan sa kanya. Tinawagan ko siya para muli niya kaming tanggapin sa buhay niya. Thank you.
Binura mo na ba ang number ko? Isa, ano na naman ba? Baka pwedeng mag-ayos tayo ng maayos. Walang sigawan. Usap lang. Ano ba yung hindi mo maintindihan sa sinabi ko noong nakaraan? Di ba sabi ko ayoko na? Simon naman, alam ko na bibigla ka lang. Ayusin natin to. Please. Eh, nakapag-break ka na, hindi ba? Ano bang ayusin? Nabigla lang naman ako nung hiniwalayan kita. Tanggapin muli ako. Ayusin natin to. Wala nang ayusin. Ayaw mo na ba? Ayoko na. Tapos na talaga tayo. Paano naman yung pinagsamahan natin? Halos 10 taon din tayong nagsama. Hayaan mo na lang ba na maging alaala na lang ang mga pinagsamahan nating dalawa? Ang dami nating pinagdaan ng pagsubok. Ang daming masasayang nangyari sa atin. Ang dami nating nakayaan ng mga problema. Huwag mo naman basta-basta itapon yun. Eh di salamat na sa halos 10 taon na yun. Yun na lang. Sana makamove on ka. Hindi ko kayang wala ka, Simon. Parang awa mo na. Balikan mo ko. Balikan mo kami ng anak mo. Kahit para kay Mimi na lang, huwag na sa akin. Huwag mo nang idabay dito ang bata. Alam mong gusto mo, magkabalikan tayo para sa'yo. Para to kay Mimi. Para buo tayong pamilya. Para sa anak mo. Hindi ko anak si Mimi. Ako ba gumawa sa kanya? Hindi naman, hindi ba? Bakit mo ipapaako sa kanyang batang yan? Eh wala naman ako dapat pananagutan dyan. Pero naging anak mo na rin siya. Mula nung sinilang siya, ikaw na ang kinilala niyang ama. Kinilala lang, pero hindi ako ng ama niya. Sa birth certificate pa lang niya, apelido mo na ang ginamit, hindi ba? Labas na ako sa inyo mag-ina. Siguro naman sa patay ang halos 10 taon na tinutulungan ko kayo magbigyan ng magandang buhay. Bakit ang dali-dali para sa'yo na itapon to? Bakit parang ako lang yung nangihinayang dito? Bakit? Tapos na! Tapos na! Mahal mo pa ba ako? Oo naman! Hindi naman basta-basta mawawala yun. Eh di ayusin natin to bago pa mawala yung pagmamahal mo sa akin. Huwag mo nang ipilit, Isa. Tumigil ka na! Bakit ba ayaw mo? May iba ka na ba? Totoo yata yung sinabi ng nanay na baka sa iba ka na nagiinit kaya ka nandamig sa akin. Ay. Totoo ba, Simon? May iba na ba? Oh. Hindi pa huli ang lahat. Handa akong patawarin ka. Bumalik ka lang. Promise ko sa'yo, kakalimutan natin tong nangyaring to. Papatawarin kita ng paulit-ulit. Bumalik ka lang sa akin, sa amin. Hindi na pwede, Isa. May mahal na akong iba. Nabibigla ka lang. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Ako lang ang mahal mo. Gumising ka nga. Magaling ka. May mahal na akong iba. Kaya tigilan mo na ako. Pero kami ni Mimi ang pamilya mo. Hindi ko kayo pamilya. Hindi tayo kasal at mas lalong hindi ko anak si Mimi. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Bakit mo kami sinasaktan? Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Huwag kang feeling asawa ko. Huwag mo rin ipaako sa akin ang responsibilidad ng iba. Dahil may responsibilidad na rin ako ngayon. Nakabuntis ka na? Oo. Malapit na rin sa mga anak. Next year, balak na namin ikasal. Para maging legal na ang lahat, lalo na sa magiging anak namin. Mama Mia, parang dinaganan ng elepante ang dibdib ko sa revelasyong sinabi ni Simon. Inakala kong nagpapanggap lang siya para tigilan ko siya. Pero lumabas din ang totoo. Lumabas din na totoo ang lahat ng sinabi niya nang i-post niya sa Facebook niya ang bago niya habang hawak nito ang lumalaki nitong tiyan. Nasaktan ako lalo nung nakita ko kung gaano kasaya ang mukha ni Simon sa mga larawang pinost niya. Inaalala ko ang mga panahong ganun siya kasaya sa piling namin ni Mimi.
Sinabi ng iba na kalimutan ko na siya at mag-move on na. Pero Mama Mia, hindi ganun kadali yun sa akin. Dahil matagal ko rin siyang minahal at matagal ko rin siyang nakasama. Mama Mia, sa ngayon ay nasa proseso pa rin ako ng paglimot kay Simon. Aaminin kong hindi pa ako handang burahin siya sa buhay ko. Panay pa rin ang check ko sa kanyang Facebook kahit alam kong masasaktan lang ako sa bawat makikita ko roon. Mas nauna pa ngang natanggap ni Mimi ang nangyari sa amin ni Simon. Sa aming dalawa, yung anak ko ngayon ang mas matatag. Mabuti na lang at nandyan ang anak kong si Mimi para ipaalala sa akin na kailangan kong ipagpatuloy ang buhay kahit wala na si Simon. Naiintindihan naman niya, Mama Mia, na nahihirapan ako sa ngayon. Pero ang sabi ng anak ko ay handa niya akong tulungan para mabuksan ang susunod na chapter ng buhay ko. Ang chapter kung saan hindi nakasama si Simon. Hanggang dito na lang, ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Isa.